Medlaw sa tanan ay kita sa pagpamulaan itong pagwasip ng magamit Diyos. Ang pagsimpa ka ng Yesus itong kamaturan, makini ang iyong LOD. A lesson of your body, the last lesson daily con the message. Ato a Martin lesson, communion with God, I will cast well. Sa edition na ito nga 7-part con Hectarity edition. Introduction start na kita no ang ato ang bantay panahon temperature ang precipitation ng updates. So naka-report diri ambot gamit man niya ni Hana no na Hana na puningalan sa kangkoring diri. Pero ito kuno ihang landfall ani sa kuan sa China na po ng landfall ani. Pero nakaigo lang kuno ni siya kuan sa ato ah. Sa northwest kuno dapit no. O location sa eye center sa bagyo nga gitawag na Laghana no, dito man kuno sa Northern Luzon no, kusog maguliyahang hangin 110 kph no, northwestward maong na dito ang duol-duol sa ilahang posisyon sa Ibayas Batanes no, nagsuspended sa klase no ang Luzon duol lamang kung napag mo yung kag makita sa mapa nga ibabaw sa Pilipinas doon ra na sa Luzon yun so ang Ibayat Batanes kay Luzon magid siya no, Ibayat Batanes or Batanes no, ibabaw dito outside sa Philippine area. Pero kining northwest monsoon mga po ning problema no, mamao po ni dito asa ato ang typhoon nga ka kanang murag halasala sila ang typhoon isnik no nga tulo ka buok ang ato kanaday ato pong problema ang southwest monsoon no, kay problema po na siya nga winter ang buti dito mga solusyon na ka problema asa to adiri asa to ang dakbayan ng kamot mo tag amputa nga makabalik ka ng kabuknaw ang ato kay grabe sige hat-hat ang ato ano so ato na i-update atong TP no, pag-abot na to sa alas 9 31 degrees alas 10 32 degrees alas 11 33 degrees 5% precipitation sa alas 12 mo na itong very hot isa naman po no 34 degrees 10% precipitation sa alauna alas 2 33 degrees 10% precipitation sa alas 3 sa 4 32 degrees 10% kiapon precipitation alas 5 31 degrees 20% precipitation alas 6 sa gabi 29 degrees uy kusog na yung precipitation 40% sa alas 8 28 degrees 30% precipitation sa alas 8 alas 9 28 degrees 20-30 yung precipitation sa alas 10 alas 11 alas 12 27 degrees 20% precipitation so mo na ito ang temperature no ang precipitation nga update sunod na ito i-update ang ato anang bagyo no ang hurricane na ito o ang ato ang countdown sa so, oh iya, no, tatawad pala yun na ito itong update. So, diri kita nga next na ito nga update sa ito ang introduction start. Ang hurricane na ito nga update, no? So, muraga isnik-isnik ni sila diri, ah. Tolo kabok hurricane. Si Franklin. Idalia katong 11 ginganlan na Josie ang iyang ngalan. Tolo kabukno sa ato ang Pilipinas kana diay ang tuwa ang kan. Southeast monsoon no, nga murap ug kuno na siya tripol nga bagyo.
kaya napuntay Baguio karon ang goring unya nakapisik-pisik gi ngandan og hana para dito sa outside sa Philippine area nakaigo man gihapon no mato nga ga suspension sa klase ang Luzon no kay kumingon ka og Batanes Luzon naman na siya so maigo gyud gihapon ang Luzon no unya sa siyudad no sa siyudad nga Luzon maigo pud siya ga suspension kuno nga klase sila dito ah so mao na atong giuna og update ang weather ang sunod update nga to sa to ang countdown sa to ang Christmas 114 days to go para sa tong Christmas ug sa New Year 121 no 121 days to go para sa to ang New Year so hanayon na nato ato ang pagmalandong ni matag naa sa ikita sa Friday no Lesson 10, husband and wives, ang ato ang pag-tukion nga semana nga title, sige pong nakita karon kay Bernes, no, father tot kita sa Friday side isya kay Unya ang ato ang kapagtuo-pagtuo, no, sa teachers nato nga edition so, ang ato ang gi-country awa na ito gi-pula ito rani ato ang pantry okay rani mapasa ra so tulo ka devotional og tulo ka sabat school kita pag o kita nga story sa ito ang devotional no SD Worship nga devotional credit sa ito ang SD Worship Ministry of the Seventh-day Adventist Church para kini sa week 35 sa September 2 gitaytulan kini ang story the birth this hope ambot na sana siya ngalan baka na siya sa kanang sabon sa Brazil kini nakitabo no so sa input kita na to sa to ang Sabbath School devotional nga input so naana no ato ang first part atong stewardship nga devotional ito ang second part ato ang devotional sa mga youth under great controversy ERP tapos sunay nato karon ang ato ang chapter 7 Luther separation from Rome Luther pamanggihapon dahil sa chapter 8 Luther before the diet no magpadayon pamaday si Luther sa chapter 8 pero karon ang tapos na ito ang separation from Rome 143 din siya no point to 3 to 144.1 so mana siya matapos na chapter 7 onya welcome kita no sa ito ang September unang ukab na ba inyong mga kuan diha kalendaryo i paklian na no na te kalendaryo dagko tinagduha ra no paklian na siya kay nag-uban ang September og October ang isa ka muog pakli og naghihapon no kay September na kita ang sulo sama nga adlaw sa ato ang December ani anagyod no magsugod na ato ang ono sa September ono na putas December Bernes so ang ato ang month nga series gitaytulan sa September empowered by the Spirit magareport kita sa atong pagkatun-an sa 30 kadiyas ato pagkatun-an ang mga Bible character mura na puntay pang bata anino kay sa mga
karakter magid sa Bible ang ato ang pagapamalandungan, no? Og maokin ni atong mga pamalandungan sa September 1 ang kinabuhi ni Enoch, sa September 2 ang kinabuhi ni Noah, sa September 3 ang kinabuhi ni Abraham, sa September 4 ang kinabuhi ni Joseph, sa September 5 kang Moses, September 6 kang Joshua, September 7 kang Deborah ug ang Barak, no, kang Barak, September 6 September 8 kang Gideon, September 9 kang Samuel, September 10 kang David, September 11 kang King Solomon, September 12 Elijah, September 13 Elisha, September 14 Isaiah, September 15 Jeremiah, September 16 King Josiah og si Huldah, September 17 Daniel, September 18 Queen Esther, September 18 Prophet Ezra og si Prophet Nehemiah, September 20 kinsa man ni Jeroboam og si Prophet Zechariah, September 21 Apostle John the Baptist, sa September 22 at pagkatunan ato ang manluluwas Jesus our Lord, sa September 23 the disciples, sa September 24 ay murag Pasko, September 24 no, kay December na siya Stephen, o kang Stephen ay September 25 si Philip the Deacon, so September 25 no, mura po na siya December 25 Philip the Deacon, sa ato ang September 26 Dorcas, sa ato ang September 27 o kang Pablo Apostle Paul, September 28 kang Timoteo, September 29 Aquila and Priscilla, ang mga supporter ni Pablo, no, self-supporting missionaries, September 30 katapusan sa ato ang September, John the Revelator o kang Kuana Pinadayag. So mao ka na atong mga patunan sunod nga bulan, ang sa October Ready for the Spirit, sa November Filled with the Spirit, ug ang December Triumphant in the Spirit. So ato na po na siyang bungkagon sa iyang mga bulan, no. Muna na ato na report ang ato pagkatunan sa September, ug karon ato pamalandungan ang kinabuhi ni Enoch, no, sa September 1. Hinaot nga ma-bless kita ni anang mga story sa ato ang mga Bible character, no. So man atong hanay sa ato ang mga devotional, ako kita saan ay nato sa atong mga Sabbath school, kaya atong mga devotional ang 1st, 2nd, ug 3rd. Atong mga Sabbath school ang 4th, 5th, ug 6th pang last nato nga part, no. Sa ato ang pagtuon, pero ang part 7 ng ato ang intro ug extra information, no. So sa ato ang fourth part ang inverse senior youth ang adults ng mga professional atong third quarter Rabok Leviticus lesson 10 atong series Atonement. Oy Bernice from Lakester reporting magyawag kita, no. Oh, sa ato ang coverage sa September August 26 padulong sa September 1 maokini ang atong mga nangatunan sa August 26 at 1 man, sa August 27 of goats and garbage, sa ato ang Monday August 28 forgiveness and atonement, sa Tuesday August 29 in speak, sa Wednesday August 30 how to remove guilt, no, kadto no, wala na condemnation, sa Wednesday kadto, sa Thursday August 31 sul temple, o karon ato pagatun-an ang pagpamalandong, uy kanday ta karon sa iho sa imlita, Friday September 1 and choir wato na siya ang paga tubago, no, mga pangutana sa inquire sa ato
sahabat kuasa inverse. Og sa ato ang tip nga part ang sahabat ko sa atong mga junior youth nga murag mga hamtong, ang atong third quarter line in the sun, kanang line in the sun ato ginasyang sentrohon sa lesson 11, no? Line in the sun na ginasya di lang siya quarter, kundi klarohon ato sa ginang line in the sun, no? Next week ka na, no? Ang pagsentro ni ana, pero karon lesson 10 pa kita real estate section. Ang coverage na ito, August 26, gihapon to September 1. Oh, balay ko na ito nagbasa ang atong kritik sa unya ang ato ang memory verse nga pagbasaon ang Matthew 24, verse 9 to 14. Oh, ang ato ang sabat ko sa ato ang mahantong atong 6th part. Ang ato ang third quarter, patience, no? Last nakibali sa ato ang third quarter, no? Third quarter man day ang ato ang kuan, no, ato ang September, no, last nga month sa ato ang third quarter, no, kay ang fourth quarter ang first niya nga month ang October, no, third tuloy man guna kabahin, no, iyang tuwato nga ang November o ang iyang pang last, no, ang December, no. So ang kuan jud kay bali ang fourth quarter jud nga quarter kay bali sa year, no, ang mga bear tanan, no, kay ang third quarter September may na sagol, no, unya July August siya, no, mao ang fourth quarter jud ang bear months, no, nga mulahutay na siya taman sa New Year, no. Pero mao gihapon, murag dira man gihapon ta masulod man ta sa third quarter maka change ang ato ang title, no, kay dito sa September 30. Pero October na gihapon siya. So ang ato ang coverage sa ato ang mga hamtong nga ato pod siyang i kuan mo ta karon side E, no, further thought, no, ang lesson review o ang pag-discussion question nato maong ang ato mga natunan sa August 26 Saturday, husband and wives together at the cruise, mo na ato ang title karong semana. Sa Sunday August 27, counsel to Christian wives. Sa Monday August 28, charge as a bride of Christ part 1. Sa Tuesday that August 29, the charge as the bride of Christ part 2. So it's the August 30, love your wife as yourself. O sa Thursday, August 31, the one plus model of marriage. O katong one plus, no? O karon ato paghahusay yon ang mga further thought, no? Mama or kept sa inquire sa Friday atong pagtuon, no, side ikibali kayo niya gabi iyang ato ang teacher's comments sa kapagtuon, pagtuon kasita and the power. So muna na nahanay na ang atong mga pagatunan. So kana ang ato ang display sa ato ang kini sabat school, no, ug mulago na kita si babaw. Sugunahan ay ang ato ang mga pagatun-an karon ini nga pagtapos, no, pagtapos sa ato ang pagsugod September, no, kay kahapon to natapos. Og kining ato ang mga paghan ay mga pagtuon di hatog kay kanato sa atong manubos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, to giliw gan sa grupo ng Adventist Youth Prayer Chain, ang small group sa itong power of 70 ang tiyong Michael Namin Simbolment personal ministry tiktas with the yung lahang pregnantis missionary and preachers prepared kinis itong mga kahimanan ka website and kagrupuhan ato ka pasalamatan mga hamagayos nga nihatag sa kahigayunan nga padayon paghihap magtasok malandong sa iyang mabulaw ng mga pulong
Ato asad pasalamatan ato mga kahigalaan kay sila ato ang mga contributors. No, ato sila nga followers ato ang social media sa Facebook. No, ato sila ang subscribers ato ang YouTube channel. No? Sila ato ang tig-like, tig-heart, tig-care, tig-tag, tig-mention, tig-share. Mga kapiyan pa sa video link. Pag-save sa video. Engagement, keep value na. No? Og makasubaybay siya sa ato ang mga distributed. Ato ang distributed ang scripting, no, recording, podcasting, uploading nato sa Facebook og ang pag-live nato sa ato ang YouTube channel, no, Bible Reading Marathon Journey 2022 dito kita mag-live. So ang ato ang pamaagi sa ato ang scripting, pagahimuon man na siya sa Keepnote, i-distribute siya sa ito ang Facebook, hiwalay, no, devotional o Sabbath School. Maong kung magbasa ka mo, nagipaghiwalay diha sa Facebook, no, kung devotional, devotional lang, kung sa Sabbath School na po. Pero i-compile na ito, tip-on na ito na sa ito ang Blogspot, no, nga website. Para largo-largo na na siya mapasa itong devotional o itong Sabbath School. Pag nahimo na ka na ito nga artikulo ni Ana, no, mana ito ang minuputahi kalanon ito na siya, no, maong basahon na siya, pero nindot mag-ibag na sa iba't baton kay mama na siya ang muhatag o kinabuhi sa ito ang basahon, no, kung mabat-bat na gin siya. Kibali ato ang mga lesson, bat-bato na siya sa kada Sabado, no? Pero ang ato ang pagbat-bat ani kada adlaw unya dito na amantay trailer, no? Ito ato naman siyang ipahibalo ng atong pagatunaan sa simana, no? Pagsugod na ito sa simana sa bago na ito nga mga episodes na amantay trailer, no? Maong masubay rata, no? Nga naagay ato ang pagbat-baton sa kada adlaw. Og mauna siya, panahon po na gid sa pag-worship nato, no, pag-dawat sa mensahe sa ato ang buhing Diyos sa masinsinan, no. Mahulog na siya nga one-on-one ragani na siya, no, nga mahimo nato nga pagalutuon ang pulong sa Diyos, no, kalanon nato sa tibuok adlaw hangtod sa gabi sa ato ang katulogon, no. So kung mahimo na na siya nga kalanon, ato dai na siyang ipaambit sa ato ang podcast, no. Ato na i-share ang iyang link para ma-play na na ang atong latest nga entry sa ato ang podcast, no, Spotify for podcast. Bali Spotify man na siya ang ato ang kuan, nakita Spotify dia ang ato ang trailer na to unang pagtuon ato kibali sa kanang ni anang asimana, no. So maong pag naanatay latest sa atong podcast, will distribute man na, no, sa atong Spotify nga podcast dito sa atong Google Podcast. Maong download install kamo sa atong Google Podcast, no, sa inyong mga Android phone, Apple nga mga phone, laptop, PC, ato ang mga smart TV, iPad, no, pang search ang ato ang Google Podcast, download install. Have account, unyayad ang ato ang account, Spirit Star Caster. Mapadulong ka na dito sa ato ang ngalan nga channel, Spirit Star Caster Podcast Channel. So makita dito ang mga naka-impact na ito nga mga ano. Nga, kung ano siya audio kibali. So human sa atong podcast, ato ana pod i-upload sa ato ang Facebook, no. Kay naka-album na siya, karot na siya sa dili, ato na siyang i-upload para for screening na siya, no, maka-screen diha tapos makita, no, ang ato ang mga entry sa Facebook kay diha ra ba ang engaging na to. So ato na siyang i-share, no, pag tin-out sa itong mga feed sa group, feed sa itong wall, sa my day, sa itong group sa Twitter, Telegram, sa mga bot na dito, ah.
Og ang panglasa ang pag-live nato no sa ato ang YouTube channel kung makigayon kita sa ito man abuntag padulong sa udto ato i-live no ang ato ang nahimo kipalinga kalanon ipaambit sa live nato ato ang YouTube channel mapaabiso kita sa ato kining dito sa ato ang community ato sa YouTube ang ipaabiso siko sa Facebook no naka live on nakipali no pero magihapon dito lang kita magkuan sa kagabi o no ma-review pero niya ano mo tayo maka-review kay magka kuan kita kapag to pagtoon kita no side piece at pagtoon sa Friday. So muna na itong mga distributed ato ang nahayag no. So di na kita maglangan, masagod na kita sa itong pagpamalandong ang naas kwarto kung may sa pagluhod-luhod na naas kawas ng ko magamag kita. Magidungan na itong masipulisan yung presence of prayer Paul, magdungan kita sa pagampo sa itong pagsugod. Pampok kita Ama namo nga naa sa langit pagabalaanon unta ang imong alan panihi ang imong gingharian pagabahaton unta imong kabut-on dinhi sa yuta maingon sa langit sa tingin karon sa pagkaon namo sa tagadlaw siluwa kang sa mga utang mayo nang bisag nang sa iluman sa nakutang kanamo ay kumitigyan sa manulay kun dili wasa kami gikan sa dautan kay imong gingharian ug ang gahumimay hangtod sa kanturan amen. Yes, welcome na kita sa ato ang first part no ato ang stewardship nga offertory na to nga devotional reading ato gi-edit ang ato ang color ni pula na no kay itong tugaina ato nabasahan atong story sa English. Ang the birthday soap ato ang critic sa Philippians 4:19 and my God shall supply all your needs according to his riches and glory by Christ Jesus. So nindot kayo ang teksto no kaya ang ginugita itong supply sa itong mga needs no kunya riches in his glory. So Philippians 4:19. Ato ito ang basahon ang story. Julia's birthday was coming up. Uy, coming ko ng birthday. And she wanted to make soap for the homeless on her birthday. Uy, saka niya kanang sabon sa mga homeless ko, no? Sige na iyang project, no? Saka sabon. Making soap is hard work. Oh, making soap is hard work. Nakita yung brother nga. Sabon ang iyang negosyo, no? Ma'am said, it costs a lot. Uy, gasto ko, no? Pag magsabon. And we don't have a pot big enough to cook soup for lots of people. Julia wasn't discouraged. Uy, ba discouraged si Julia? God will provide that we need for soup. You had learned that God can provide for our needs. As a five-pounder meeting, oh, it's a five-pounder meeting, day. Mom was glad.
Naturally, I love God, but mom didn't go to church. Julia prayed about the soap, and God gave her an idea. Uy, nakatagay. The next day, Juliana, Juliana visited her neighbors and asked if she could borrow a big soap pot to make soap for the hungry two neighbors. Lent her their biggest pot. Then Juliana visited the nearest grocery store and asked the manager if he would donate some vegetable to make soap for the homeless. Uy, nag-finish na siya. He agreed and gave her a bag of vegetable. Uy, nakakagit siya. Finish yun. Bags of vegetable. Juliana visited several and other store to ask vegetable, and each one gave her bags of ingredients. Juliana returned home pulling a wagon full of vegetables. What this? Mom asked when she saw a bag of foods. Okay, vegetable. No? Mom realized that Juliana was filled with God's love. Mom wanted to feel God's love too. She began attending church with Juliana. Uy, napil na ito. Nagsimpa yung church ni Mama. And several months later, Mama asked Jesus into her heart. Uy, dawat na niya. Into her heart. Today, Juliana, her mom, and several other church members. Feed the homeless. Eat soap ingredients. Ay, kuan ba ni siya? Kanang, hindi man siya sabon, no? Kuan ba? Puspas man siguro siya. No? Kasop? Ang birthday soap or puspas, no? Dumagulay, no? Pero making soap. Ano ba ito? Soap, no ingredients. Juliana, Bame, and kadi man sa detergent, di ba? Soap siguro. And her and the pots. Some ladies from church will come tomorrow to help make the soap. Mom was amazed, and Juliana planned with help on the Adventist woman. They made a lot of soap. Twice a month. Uy, muna sa twice a month. The next day, Juliana and her mom, the ladies from the church finished making soap and loaded the pots into van. They drove into town to meet the homeless and hungry men and women who were waiting to eat. Ah, pagkaon lagi ang soap, no? Waiting to eat, no? One girl announced that it was Juliana's birthday and that she had made soap for them. The homeless people cheered and sang happy birthday to Juliana. Mom realized that Juliana was filled with God's love. Mom wanted to feel God's love too. Amo niya ang quote, no? She began attending the church and with Juliana several months later. Mom asked Jesus, "Ugiyahag yung kitawat mo." Today, Juliana, her mom, and several other church members paid homeless twice a month. Juliana and her mom didn't have the money or time to cook the soup. But Juliana believed that God would supply her needs according to his riches. Manang text to nga patong favorito, no? Philippians 4:19, no? Dagan may project karon, no? Pero dito po na sa December, no? First December. He will provide for our needs when we trust Him and
gave him our regular and systematic offering, God promise. So, samot na diha, no? Atig yung ihatag systematic baling offerings, no? Sa Ginoo, kay maano mga project proyekto para sa mga butsaray na yung nasod, no? So, mauna ka na ang ato ang stewardship nga devotional. Kipasa na to sa English. Basaw na po na to na sa Bisaya, no? Dili lagi na siya sabot. Sabon ba na paghubad sa Bisaya? Beta na on na to. Kining birthday soap. Sabon ba ginigyan ni paghubad? Kay basaw na to na sa Bisaya sa Kuan Domingo, no? Sa Domingo. So, naadri, ano, ato na kuan. Nakuha na to ang idea sa soap, no? Iyang title din, birthday soap, ragi hapon. Pinasegi, banggit riya nga, sabaw, no? Ang paghimo o sabaw, no? So, presya niya. Laut man siya murag naglaut-laut nga sabaw, no? Huwag ka nang mga puspas, diha po na, sasop po na siya, no? At least, nakita na na ito, no? So, diri nakita sa ito ang second part, atong YouTube channel ang pagbasa sa ito, Underground Controversy ARP, distributed by Pages. Tapos na nato ng chapter 7, no, ang nahibilin ng mga pahina sa 144 kibali. So, ato apsa. The Pope had threatened Luther with excommunication if he did not recant. And the treat was now fulfilled. A new bull appeared, declaring the reformer's final separation from Rome. Roman Church, denouncing him as a curse of heaven and including in the same condemnation. All who should receive his doctrine, the great contest had been fully entered upon. Opposition is lot of all whom God's employ to present truth, especially applicable to their time. There was a present truth in the days of Luther, a truth at the time is special importance. There is a present truth for the church today. He who does all things according to the counsel of his will has been placed to place men under the various circumstances and to enjoin upon them duties peculiar to the time in which they live and the condition under which they are placed. If they would rise the light, given them broader views of truth would be open before them, but truth is no more desired by the majority today than it was by the papists who opposed Luther. There is the same disposition to accept the theories and tradition of men instead of the word of God as in the former ages. Those who present the truth of this time would not be expected to be received with greater favor than were earlier reformers. The great controversy between truth and error, between Christ and Satan, is to increase in intensity to the close of his world history. Say Jesus to his disciples, if you were of the world would love his own. But because you are not of the world, I have chosen you out of the world. Therefore the world hates you.
Remember the word that I said unto you. The servant is not greater than his Lord. Every have persecuted me, they will also persecuted you. Every have kept my saying, they will keep yours also. John 15:19-20. And on the other hand, our Lord declared plainly, woe unto you when all men shall speak well of you. For so did their fathers to the false prophet. Hosea 6:26. The spirit of the world is no more in harmony with the spirit of Christ today than in earlier times. And those who preach the word, last thing paragraph, no? Of God, its purity will be received with no greater people now than that. The form of opposition to the truth may change, the enmity may be less open because it is more subtle, but the same antagonism still exists and will be manifested to the end time. Oh, mag-exist yung channel, manifested in the end time. Muna ang pagtapos na to sa chapter 7, no? Sa istorya ni Luther, separation from Rome. Pero padayan nun, paday na siya sa chapter 8. Ugma, maga chapter 8 na kita sunod, no? Kang Luther gihapon, gi-quote na niya ang teksto, no? Itong gipangmulong ni Jesus Christ. Sa John 15 o sa Luke 6:26. Mula ko na kita sa ito ang devotional for all, no? Itong isa si Power kay September pa kita. Boy, no, rin kita sa ito ang devotional for all. Atong isa si Power, September, empowered by the Spirit. Anya kita itulan Enoch, no? Enoch ang atong title, bida na to si Enoch. Sa September 1, uy, dito dahil nagkikuan ang ato ang kitik sa Hebrew 11:5. Ah, sa Heroes of Faith by Faith, Enoch was translated that he should not see thee and was not found, because God had translated him. Or before his translation, he had this testimony that he blessed or pleased God. Di ba na, I translated rin kang Enoch, no? Katong tip on the cross, giingnan man to nga, today you will be in my paradise, no? Sumurag ina na nga na apoy pagka-translated, no? Pagdarigid ang na basa kang inok, no? Di ko na siya makatilaw o kamatayon, no? Pero unsa yang gihimo, no? Nga na-translated siya sa kalibutan, padulong ito sa langit, no? So, money that he praise God. So, kabahin yung mga devotional, no? At today, ang kuan after devotional sa itong early manna. Please. Sabi saya, ano itong pagtuon sa Enoch? Hebrew 11:5. Tungod sa pagtuon ni Enoch, gilalim nga ito sa langit. Ano siya dili makatagamtam sa kamatayon? O gilalim sa langit, di makatagamtam sa kamatayon. O siya, wala hikap lagi kay gikuha man siya sa Diyos. O gikuha sa Diyos. So wala pa siya kuha, siya gi panghimatud-an nga nakapahimuot sa Diyos. Diba na agi
nagatestimony no sa siya biology no biology or obituary no nga nakapahimuot kuno siya sa Dios no og mato nga gilalin siya no Ginoo. At masahan niya pala signo kang Enoch. Enoch was a public teacher of the truth. A public teacher of the truth. In the age and which he lived. O public teacher, yes, kamatuoran no, si pag kinabuhin niya. Ito, the truth. O gitudlo niya. He lived the truth. Kikinabuhian niya. And the character of the teachers who walk with God was in every way harmonious with greatness and sacred of his mission. Enoch was a prophet to speak as he was moved by the Holy Ghost. Prophet is Enoch. He was a light amidst the moral darkness. A pattern man, a man who walked with God, being obedient to the God's law, the law which Satan had refused to be. Bama na iyang wali, no? Nga. Iwali niya ang God's law. Pero si Satan, refuse nga di kumano. Which Abel obeyed, and because of his obedience was martyred. And now God would demonstrate to the universe the falsity of Satan, charge that the man cannot keep God's law. O manang charge ni Satan, kutuman ko nas kasukuan. He was demonstrate that though man had sinned, he could so relate himself to God that he would have the mind and spirit to God and would be representative symbol of Christ. This holy man was selected of God to renounce the wickedness. Denounce the wickedness of the world and to evidence to the world that it is possible for men to keep all the law of God. Enoch not only meditate and pray. Uy, not only and pray kayo sa Enoch. And put on the armor of watchfulness. But he came forth from his pleading with God to play with his fellow men. He did not mask the truth to find people with unbelievers. Thus neglecting their soul, this close connection with God gave him courage to work the work of God. Gave him courage to work the work of God. Enoch walked with God and had his testimony that his way pleased God. Also Hebrews 11:5. No? So last nga paragraph. This is the privilege of every believer. Uy, privilege ko, no? Believer. It is a man dwelling with God. And God taking up his abode with man. And him, and thou in me. Also John 17:23. Jesus to walk with God and have the witness that their way plays him as an experiment not to be confined to Enoch
to Elijah, to patriarchs, to prophets, to apostles, and to martyrs. It's only the privilege but duty of every follower of Christ. To have Jesus enshrined in the heart. O di lang yun ka ito magbasa dito sa mga ano, Bible character kung diligent sa privilege na ito, no? Nga mo follow ta kan Jesus Christ. To carry him with him and your lives. O dat o natas ng ginapoy. And they will indeed be fruit bearing trees. Na na mapungahon, no? Sama sa mapungahon nga kahoy. Oh, the upward look mabasa sa page 128. Mana ato naton ano ang kinabuhi ni Enoch, no? Nga nakapahimuot gi pamatud-an nga nakapahimuot gi kuno siya sa Ginoo. Before his translation, he had this testimony that he praised God. Motong makapahimuot sa Ginoo. Sama pod kang Abel, pero naay kaaway nga di gud mahimuot ang Ginoo sa iyang mga pag-ano kay iyang mga ipaluya ang kasuguan. No, di ko na matuman ang kasuguan. Pero kang Enoch, no, iyang kikinabuhian, no, iyang nakapahimuot siya sa Ginoo. Kung kuan pa, kung imong pagalantaon ang gihimo ni Noe, no, nga nagawali siya sa 120 years pa ito, no, nanapod ang gikinabuhi kipali ni Enoch, no, marag ginaawat niya si kanang Moses, no, kay magahatag mga siyang mensahe, magatestimony siya, no, about sa Ginoo. Og mato nga nakapa-bless sa Ginoo, nakapahimuot sa Ginoo iyang kibuhat, no, gilalin ko no siya para di makatagamatayon. Diba, teacher of truth, no? Teacher siya sa kamaturan. Og ato kanon ang padasig diri, no, to walk with God and have the witness. Oh, mag-walk sa Ginoo, na ipag witness ni mo that there we place him as an experiment to be confined. Ito na experiment ilan ni Enoch, Elijah, o niya sa mga patriarchs, sa prophets, sa apostol, about ito sa martyr. It is not only the privilege but the duty, o duty to every follower of Christ to have Jesus enshrined. O duty di ay nano to have Jesus enshrined. Sige, atong kuan study, define, enshrined. Wala man siya ay di, no, yung pronunciation nag silabon siya sa in tapos shrine position enshrine. Oh, di na putol enshrine, enshrine. Oh, iyang meaning diri sa enshrine, past participle sa enshrine, place or revered, no, revered or precious object and appropriate receptacle among the enshrine sa lugar gilay siya, no, preserve a right tradition or idea. Right, no, in a form that ensure it will be protected and respected. The right of all workers strike and enshrine in the new constitution. So, klaro kayo diyan, no? So mana ang duty, no, nga mo enshrine in the heart.
to carry him with him in her life. So, sa kinabuhi, and they will ended be fruit bearing trees. O gato, mga bunga, no? Kahoy. So, mao ka na ang ato ang mga devotional at natunan, ang first part, second part, o third part. Malago na kita sa Sabbath School, fourth part na kita sa in-verse. Sabbath School sa itong mga senior youth na itong mga professional, no? Kaya itong Sabbath School ang fourth, fifth, and sixth, o niya, fourth part na kita, no? Ang in-verse, ato ang third quarter na to. Ang The Book of Leviticus, so karoon nga series na to, ato si Pongon ang Atonement sa atong lesson 10. Magasulod na kita sa itong mga paghusay, no, niining mga Sabbath School. Og mga ikita sa kaalam nga langit noon sa paghusay sa mga pangutanan ining atong mga Sabbath School, no. Direktine sa ato ang inverse og gitupod sa ato ang mga hamtong, no. O niya na po tayo pag lesson review, pag discussion mo ang mga ikitag katinawan, no, sa mga pagpahayag sa mga pangutana nga adunay kagahom, no, mahimutang oracle of God. Mag-ampo kita, our God Almighty, open down my eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Amen. Bueno, welcome kita sa atong mga paghusay sa Friday, September 1, and choir. So, iyang insight. Share insight from this week memory verse. The Bible study as well as any discoveries, observation, and question. Where's your Sabbath School class? O, dito ko na Sabbath School class. Or Bible study group. Consider this question. Consider, no, this discussion question with the rest of the group. Wapil manik to pag kay rest of the group, no? Ah, to yung rest of the group, rest of the follower, no? Kay katubay yung follower enshrine gikono kakan Jesus Christ, no? Pwede naman gitunta na nadili na na mag-group-group kaya na may mga pamaagi, no? Nga ma kahiusa. So, ang pangutan na una, how should the knowledge that your relationship with God has been completely restored influence your daily life? Una, restored ko no, no? Yung daily life. Mamanto atong kuan atonement, mangod siya, no? Di ba, mamanto ang pamaagi nga, ma-restored, no? Atonement, dili kibalipiki nga pagka-restored, no? Nga, eh, murang, muragdikiton na nimo pag nabuak, no? Muragdikiton na nimo pag tanaw nimo. Uy, nabuo na, no? Pag-arsa, buak, lagi hapon, no? Dili nana, no? Kaya ang restored buo na gina siya, napalik, no? Ugmao ka na nga ang kanunay na to nga pag duol sa Ginoo, no? Ang pagpangayo o pagpasaylo, no? Forgiveness, di ba? Atonement, diba? Lewi fixing, no? Kung sa man ang na damage, no, na yung mga atonement para ma balik ba nilikin na siya kung i-apply naman na sa kanang barkada ba, no, nga ipasaylo na kunin mo sa mga klase nga pagpasaylo atonement pag na basig dili, no. Di ba kanang pakitang tao, no? Pero kung atonement, no, total kikibali na siya ma-restored, no. Munang kasaligan ang pagkatubos gid sa Ginoo, no,
sa kasalanan sa kalibutan kay atonement siya, no? So, ano ka bang tanaw? What does it mean to be not only God's creation but His friend as well? Oh, katong friend, no? Kay isa ka oras na abot natin sa ka oras. O na, kanindot sa relationship nato sa Ginoo, no? Kay friend, basta daghan kayo. Dikit kayo, katong Christ, no? O church, Christian. Karon diha po ang Christian, na po diha ang pagka-friends, no? Diba? Diba na, maninay, na siya'y lapad gamay, no? Kay gihanduraw siya sa marriage, no? Ang atong relationship sa Ginoo, Christ and Christian. O na po'y pagka-friends, no? Ang married, din na siya, no? Kay kung may kag-prince, ma-prinson man, no? Pero ang Ginoo man na iyahang sakop, no? Ang married sa unya, prince food, no? Higala kay maulagi makahibalo siya sa sekreto, no? Dili kibali naikap nga agalon, no? Ulipon o agalon, di ba? Magyuningon pa kagboseng, no? Pero kung prince, di na niya sa tawagun nga. Kana. Sumakad to, no? Ang ato ang relationship sa Ginoo. Mura marriage, bana o asawa, mura po doon prince, no? Nga. Suod yun nga prince, no? Ato pa yung prince ni gihanduraw ni David o ni Benjamin pa to, no? Grabe ka, suod, no? Si Abraham, magod na, no? Kang Abraham o kang sa Ginoo, no? Nga ginanya nga higala tungod kay mao nakapahimuot mong gidpod si Abraham sa Ginoo, no? Katong gipahalad sa iya, no? Nga ihala niya si Isaac, sunod siya, no, mo to nga kiinanggit si Ginoo nga friends, no? So na ay pagka masulunton, no? Huwag na agi pag kanang conversation, no? Kung may kag friends, no? Diba na agi na po yung time, no, mo na nga higala. Magkinapangay, no, kung naay mga outing-outing, mag-upan kasagaran mga higala, no. Kung kuan baya, mas daghan baya og time ang barkada, no, kaysa inana sa parents, no, sa family, no, mo nang kung gi-example nga prince, daghan gud ta na tag time sa Ginoo, no, kay prince man ato siya. Sunod, what sense do you need to lay at Jesus' feet today? What sense have you been holding onto, perhaps out of guilt or shame? O kato, no? Katanggalon, i-remove mga sala, i-pa-confess, no? Nato sa Ginoo, nga ma-tanggal ka na, no? Ma-remove, no? Kung unsa man ka nga sala ato na siyang pangayuan jud pasaylo sa Ginoo, no? Kana makabaton po ta kalinaw, makabaton ta o kana katinawan, di ba, sa tong pangayo pasaylo. Mga ato na siyang ipaabot sa Ginoo kung unsa man ang atong daghan may sakop ana problema, no, kasalanan kana panginahanglanon pinato ang Ginoo kay naapot tay kinahanglanon, no. So ipaabot sa Ginoo ti ilan kay bali sa Ginoo, no, bisan unsang magina siya kay acknowledge mo siya, no, in all days i-acknowledge siya, mabisan sa imong buhaton, no.
nalang kay mga pagahimo-himoon, no? Kana mahimaya siya, kana nagatabang siya, no? So nagita ng himoon ni mo nga mga kanang matarong nga pagabuhaton, no? Mo na nga i-acknowledge na to tabangan tas Ginoo, di ba? Na yung mga proyekto nga to ang gusto nga mahimo, iampo ra na siya sa Ginoo para siya itong ka-project, no? Nga bata pospas na yung project, makahatag daw kuno siya sa mga homeless, no? Na yung mga mama nga lisod, lisod maghimo ni ana o atay kwarta o i-budget yun siya nga God will provide, no? So appeal na siya kung naatay mga gusto mausab, gusto madawatan, no? Gusto mga achievement, i-lay, no? Into the feet of Jesus, diba? So daghan na siya kung imong ipaabot sa Ginoo, kasalanan, no? Pasalamat, diba? Kumpleto na na siya. Sunod, what can we do if we no longer recognize our consent? Prodding when we sin. What step can we take to begin hearing the proverbial alarm? Okay. Manang natin mga step nga ma-remind ta, no? Mga pahamat ngon, pahimang no, di ba man to, no, nga i-warning again and again, no? O mamanggit yung mga estri para makahibalugig ka, kamaugig ka, humok yung kasing-kasing, unahong gini mo ang Ginoo, no? Di ba, campers ang Ginoo, no? Sa ato ang mga pagmata pa lang nato, no? Una ko na natutawagon ang Ginoo para magkalima, una na ato ang adlaw, no? Maka-identify na kita sa mga naay mga konsensya nga musulti sa ato, ano? Ay nabuhata, no? Nakibali mga promptings, no? Mga proverbs nga apil gina siya magpasa tag Bible, no? Labi na karong pagsulod nato sa September. Oh, tanawa ma. Kuan man ta kung di ka kamao, wag di ka musugod og basag Bible. Oh, tanawa ang ato ang devotional karon mga kinabuhi man sa Bible character, no? Di ba sundan na nimo, no? Para diha nakamalingaw. Aha, ang kuan kang Enoch sa Hebrohanon man niya gibasa, pero ito na niya gi-quote sa Genesis, no? Ang kang Enoch. Mubo po kayo na istorya ni Enoch, pero at least naagi na siya, no? Mahibalo kita. Sorry nga pangutan na, how much should we rely on the Holy Spirit to convict us when we're sinning? Oh, rely, no? Sinning. We can, how, no? Can we rely on Him alone? Kung ka, rely pa tayo. Kita nang yung chato araw. Or are there other steps we should take to recognize Him? So kanang alone nga na kay kauban, no? Kauban ang Ginoo, naampoy alone nga wagi kay kauban imo harang kaugalingon, no? Di na siya mao, no? Ang pag-recognize na to nga kinahanglanon na to. Ano ay adunay conviction? Ah, mamantatong na to, ano? Sa concerning, di ba? Concerning sa
Ang satong una concerning sa judgment man to, no? Concerning sa sin, concerning sa judgment, no? Ang Holy Spirit mo na nga atugid siyang kinahanglanon, no? Unahon na itong ugampo sa Ginoo, ang balang Espiritu kay ihatag man kuno na akong mag-ampo ta. Ugma to sa righteousness, no, kay concerning sa pagka-righteousness. So, no, pangutan na, what do you do if someone you trust try to convict you of a sin you're not guilty of? Laka on sa'yo mabuhaton damay-damayon, kibali ka, no? O, di ka magpadamay, no? Ano magpadamay magka, no? Pero naman rin, no? Sa to, trust, no? Someone you trust, no, imuang gisaligan, salig siya sa imuha, pero isalig niya ang sala, problema mo na siya, no? Maong ipasabot din na ni mo, no? Nga, dili pwede, no? Ipaklaro ni mo ang kamatuoran, no? Kamatuoran, ambot, naman po na sa higala, no? Pero na lagi na magbulag ng punahin ng kanang mga prinsipyo, anak, kung mahitungod na gid sa sala, no? Kay ang prince, no? Dili lang siya mo sa tawagan na, no? Mo condemn, no? Kung dili mo pahimang, no? No? Mo warnings, di ba? So, mo nga, imos yung padayagan po, no, nga, sayop, no? Ang sayop nga nato, nga, tabunan po natong sayop, muulbohin mo na, pagkadako, di ba? Pariharagutan ang kayo, no? Kanang maghaling kay, mo kayo na tabun-tabunan, o kanang kuan, mga papel, papel na po, yung magitabon, tabun-tabun papel, muulbo dayo na siya, sa iga na tanan, no? Kung dahon po, tabunan, yung mga dahon-dahon, ulbo siga gihapon at tanan. So, wag, batayan ni mo, no? Dali na na siya nga panahon matabunan ni mo kung tabun-tabunan na to. Pero madaya gihapon na siyang sala mo nang dili na to ikid, no? Nanay mo pa, santok ni mo, no? So, napunta na, what would you do to someone umaut siya? Ang panglas, what is so important to confess our specific sin? Uy, confess importante, no? Atong specific sin, maumalag ito, no? Kay he is, di ba? Sa 1 John 1:9 ba to, no? Nga he is just, no? Nga mo clean sa ato ang mga sala o sa atong pagka unrighteousness, no? Katong unsa imuhang sala, unsa kapula, no? Papution siya, no? Sama sa niebe, matuna ay let us reason together, no? Kung grabe kig kapula, kapula unsa magid sino unsa balahibo, no? Nagid sa karnero. Sumana nga, na yung pang-confess na ito nga mga specific sin, no? Kay higala man. Di ba higala? Kanin na ito, prince, ato siya. So, makato ito ang inverse, no? Ito ang gihusay ang inquire, may tungod sa kining atonement, no?
Barago na kita sa ato ang pre-part, sa basko na kita sa atong junior youth ng mga mahamtong, ato ang third quarter, line the sun, ato ang lesson 10, nga, series nga siman na real estate section. Balik ko na ito ng K-Tech sa Joshua 49. So on that day, Moses wrote to me, the land on which your feet have walked will be your inheritance and that of your children forever. Because you have followed the Lord, my God, wholeheartedly. Amom, rininidot kayo, no? Nga teksto. Nga followed again, no? Followed the Lord, my God, heart, no? Wholeheartedly unsa iyang maangkon nga iyang gipalo ang Ginoo sa tibok niyang kasing-kasing mahimo gid siya nga inheritance, di ba, sa katong land nga ilahang mga pag-aadtuan, no? So ato ana basahon ato ang K-Tech karon sa Friday, no? Matthew 24. Please can coming money. Verse 9 padulong sa kini 14. So, pangitaon na ito ang KJV, no? Napay KJV 3. So, na ah. So, ito basahon ang teksto, no? Then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake, and then shall many be offended and shall be betrayed one another and shall hate one another, and many false prophets shall rise. And shall deceive many. Ilhanan, no? And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Sumo din ang makalahutay, no? Antun sa katapusan kay nakita na ginimo ang mga ilhanan, no? Sa balik ni Kristo, adunagi pag pagpalugi, no? Malugi ka, no? Gok doon pagani ka, offended, no? Naapoy mga magpatutuo, no? Nga sila ang mini, no? Mga prophet ko na sila, no? Prophet. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Abot na kibali ang katapusan, no? He preached ang gospel of the kingdom, no? Appel to siya, no? Nga maka-attention ka, adunagyoy mo kana mugukod, no? Sa imo ha kailiyo pagigidri-adri, no? Open, no? Propila na siya sa gospel of the kingdom, no? Mahayag na siya, di siya na matago-tago, no? Kaya di hapon maga sugkad, no? Ang klaro nga maabot ang end time, no? Or income. Sumana siya ang ilhanan, no? Nga itong gipasa
sapat. Ikaduha kay paling pag-anhin ni Jesus Christ, no? Ihang second coming. Ato masahan yung inside. It's easy to say. I follow God no matter. Oh, sayo na ko nung makayang ka nga. Kasi ginoon no matter, no? No matter what if another story when going forward. My God, may losing your friendship and security. Jesus made some promise to his follower. Ato balik ko, no? Just made some promises to his follower that are 180 degrees from the promise the Israelite heard. You will be persecuted. You will be betrayed. Umatong gibasa. From today's reading, not particularly sa verse 13. But he will stand firm to the end. Well, be saved ito, no? Ngayon, sure. Well, see. How can we keep our faith and keep standing? For God, even when it bring us suffering, is God asking too much for us? Okay, mo ito, no? Makalahot tayo hanggang katapusan. Alas. Can we ask much of God? Christian throughout history had been willing to give their lives for Jesus. How do you think they felt God's presence? Power even as they were persecuted. Pero managi ng promise sa Ginoo, no? At yung siyang ikip, no? Ang iyang promise, o inana, kumabot na na siya ang panahon, maklaro na to nga sakto gid iyang promise ug mao to ang ato nga makalahutay kita sa pag-alagad sa Ginoo. Dili kay bali matarog, no, sa mga pagsulay nga naay mangi traitor kadto, no, mangi traitor daog-daogon ka, no. Pero manang palasik sa tua nga bisig naagi na mga pagdaog-daog, kalahutay ta, no? Kay mo to ang iyang gipasalig, no? Ang makalahutay ang katapusan, malawas. Sumaw ka na ang ato ang cornerstone connection ng Sabbath School. Lago na kita Sabbath School sa atong mahamtong sa ato ang third quarter revision lisuntin na to. Husband and wives together at the cross. Outside in na kita karoon nga pagtuon sa atong father tot, no? Basahon na ito ng memory text unya, no? Kaysa atong kuan. Pag overview, tanaw na to atong una basahon. Atong memory text. Husband, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or such any things, but that she should be holy without blemish. So, gikan to ni Pastor Serano, no? Nga, mana ang kinuugi mo atiman po sa iyang pangasaw, uno, no? O, Father, tut kita to pasaw, kagaling si what? Responsibility, marriage, life, testimony for that, Sars, William 7, page 100.
After 5 to 15, mutual obligation sa Adventist home. Kung basahon niyo na dugang, no? Unari yang ipangkotlo, no, sa Kangilin Jawad sa Adventist home, page 118. Ellen G. White, consistent org, the marriage partners to turn away from effort to control the other. Do not try to compel each other to yield to your own wishes. You cannot do this and retain each other's love. Be kind, patient, and forbearing, considerate, and coaches o mana ang kipadasigan. Let's say the rate of ang perfect coaches. Sunod sa Adventist Home gihapon, page 115-16. She comments directly on the interpretation, the obligation of the Colossians 3:18 o sa Ephesians 5:22-24. The question is open up, shall wife have no will of her own? The Bible plainly states that the husband is the head of the family. Wives, submit yourself unto your own husband. If this injunction indeed her, we might see that the position of the wife is not enviable. No, enviable one. Many husbands stop the words, wives, submit yourself. But we will read the conclusion of the same injunction, which is as it speak in the Lord. Oh, Colossians 3:18. Getting course, that the wife shall keep the prayer and the glory of God ever. Before her entire submission is to be made only the Lord Jesus Christ, who has purchased her as his own child. By the infinite price of his life, there is one who stands higher than husband to the wife. This her redeemer. And her submission to her husband is to render as God has directed. Did as it page in the Lord. Umato, no? Kibasa? Oh, nakita na itong discussion question. Pila na idaghan mo pangutana na. O niya, dili pa kita sa ato lesson review pa kita, no? Sa ato ang lesson 10 nga itong pag-atunan. So, ang coverage na ito, atong lesson 10, August 26, padulong lang September 1. Titulan, husband, wives. No, husband and wives together at the cross. So, gibasa na nato ang memory text, no? Gaina ato ng pag-reviewon ang ato mga tunan sa Sunday. August 27, cancel to Christian wives. Uy, taas mo yung pangutana there. In light of what we have just read, why is the following cancel is important? Ano pa rin cancel, no? To remember, it is if the husband escorts raw, boisterous, ethical, harsh, and overbearing man, let him never utter the word that the husband is the head of the wife. The head of the wife, and that she must submit to him everything. For he is not the Lord, and is not the husband in the true significance of the term. So, manin na ay exemption, no? Nga headman yun tana ang husband, no, sa ilahang relation. Pero kung buringog ang husband, no, gipaklaro diri, no, nga it is not, di ba,
For he is not the Lord, no? It is not the husband in the true significant. So, kadto, no? Nga, di lagi mo sunod, no? Ang husband kung kana ma-agrabyado siya, ma-punog siya, no? Or matamay siya, no? Kay mama na siya, gikon na siya nga na ay submission, no? Nga mo submit ang asawa, wa mo po na diha nagtapos, naman po'y submission sa bana, no? Mo submit po ka sa imong asawa, no? Ba? So, in short, adunay pag sinabtanay, di ganin na magkasinabtanay problema na, mabay itong naglalis-lalis gitong isa, no? Iyaging ipaabot sa Ginoo nga. Nga naman lagi ito kang Moses nga pwede man magbulag, di ba? Ito bang sa Ginoo tungod sa sagat-suton sa inyong kasing-kasing, no? Na sagat-suton naman, kaya di naman magkasinabot, naman yung mga panahon nga di magkasinabot, no? Sa napari ay na, naday atonement, no? So, muna ang ano? So, sa ito ang Monday, August 28, the church as the bride of Christ, part 1. O, ang question. How does this verse help us to understand the way Christ feels about us? Why should we find this is so comforting? O, kana, no? Nga comforting? Maka-understand tanong as Christ, ba? Comforting kaayo, no? Kay malagi ato man siyang pamanhunon. Unsa ni na 1 2 3 3, love the church as bride, gave himself as the bride price, but oh naagi kaligo pag hinlo, no? As week the word of promise, alago kita sa ato ang Tuesday kay sumpay ang part 2, the church as the bride of Christ part 2. Sa itong Tuesday, August 29, ang pangutana, what message should we take for ourselves from this positive, happy, and hopeful imagery? O, nakapagalingkot kayo, happy na siya, hopeful imagery, no? So, positive kayo, no? Sa Wednesday, August 30, love your wife as though yourself. O, ano siya, no? So, ang pangutan na rin, Paul cite the example of Jesus. About wives and husband, what can we learn from Jesus about loving those in your own family circle? O, ang pag-loving yun, no? Ah, family circle, no? Kaya malagi na as yourself man as siya, no? Nagipag-atimanin mo, no? Norris naman, nag-scoot man, nag pa atimanin mo ka o kalingon. Di maatiman kini mo kundi mong asawa o kapili mong family, no? So, applicable kibali sa the great commandment nga love your neighbor as yourself, no? Sa asawa, murag na po diri sa great commandment, no? Nga love your wife as yourself. Love charts, no? Abil po na siya sa charts, no? As yourself, no? Nga wala gito di ka mangi problema. Sa Thursday, August 31, as one place, model of marriage. O, ang text to dia, na to ang pagkutan ng iwa to is, does Ephesians 5:33 serve as a counsel summary of the Paul Council to Ephesians 5:21-32 in marriage? How can you seek more fully implement this principle to your marriage? Ah, katuno. Submission na to siya, no? Or
sama no si Jesus Christ ang head no o mato one bless no atong gipasabot nga woman no man woman no ug ang Christ Christian one bless ya no nagi relationship nga kumbaga dili mabuo no kung wala na siya sama-sama na ay woman si Jesus Christ di po siya mabuo kung wala po na ihang mga tinunano amount Christian o sugato na niya man ay sugato no ihang mga pangasaw unon no ang charge kipali sa second coming agipa sabot sumana ato ang paglesson review dire kita discussion question aduna ipat ka pangutana mabalik ra no imagine someone arguing on ano Rote Ephesians 5:21-33 is the outmoded passage that no longer addresses the Christian relationship. Said it supports the model of the marriage, supports of the authority of the dominion of the husband. How would you respond to the elements from the passage itself? What for inform your husband response, no? So ato ka natanaw dito sa ato ang website, no? Sa batayeschool.biltik.io kung inyo pong sundan, no? Para maklaro na to ang teksto sa Ephesians, no? 21-33, be subject to one another, no? And the prayer of Christ. Oh, one another naman dahil. Summary naman dahil, no? Wives, submit your own husband as the Lord. O mauni, no? Nga naagi panig-ingnan sa pag-submission ni mo sa imong husband as the Lord. For the husband is the head of the wife, Christ also as the head of the church, himself being savior of the body. Oh, savior of the body. Mano nga? Savior of his wife po ang ihang bana, no? Kibali. Sa iyang asawa, no? But as the church is subject to Christ, so also wife ought to be their husband. Oh, yun na church naguna. No, sabi ko your husband in everything, husband, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her, so that might sanctify her, cleanse her by washing water with the word, or that he might present himself church in her glory, having no spot or wrinkle. Oh, klaro na kayo na siya, no? So mauna siya nga napagina siya para naagi pag sinabtanay, no? Ang paghigugma nakibali ang center sa Ginoo, no? Sa mga relationship kay as Lord man siya, no? Unya moto nga dili pod mahinungduman, no? Kung musulod na mo sa kami niyo on naagi religion ana, no? Di ba? Ikaw, ako'y religion. Pariha raman tanan maluwas, no? Kaya klihiyon, pero triyagi pasabot na to, no? Nga naana siya nga konsepto sa mag-asawa kay dito nagibasihan sa church and Christ, no? Mangita kita nakagsakto nga relihiyon, no? Nga maukad to ang kabukos sa Ginoo, no? Nga church ihang as one, no? Oh, so nang mangutana, what might Paul cancel to Ephesians? So, balik na, Ephesians 21-23. Dito rin hapon ang focus, no? Have no offer those who find themselves in challenging difficult marriage and relationship. Okay, kinahanan lagi ka pagkasinabtanay, no? Onya center si Jesus Christ. Muna yun, naulo. Bagula-ula kagkalag, family, no, or couple mo, mag-asawa, no, naasa imo ha ang duha ngayon yung huna-unaon, no, kaya maglabad na ba yung huna-una nga, tawagaan ko nung siya kanang katinawan siya panguna-una, no, kung mag-asawa adunay problema, no, mana siya nga apilo ninyo guna-huna, no, ang Ginoo o kanaan sa ano yung wala mo'y charge, no, kaya di maapis yung huna, no, pero kung na ay charge, no, nindot na siya kay apil na siya na ipagkasubmission ninyo, no?
o makapagpakita niyo sa community. Mahimulot graman na siya nga community of the church, no? Sa people of God ang church nato, no? Na nga na ay mga pagsinabta na idiliha. Sunod, some argue that the creator story in Genesis 1 and Genesis 2 is a mere metaphor that is doesn't not close to depicting really happened in the billion years evolution what that Paul used the story teach us about the literary talk 8 katunong Genesis 1 sa creation, no? O niya, ang to katunong sa man, no? Nga, nasumpay ang woman kay gitagaan na niya help meet, no? Nga, si Eva. Sa Genesis 2 na po dito, ano ka ng apil ka na, no? Katanaw gitibali sa wellness, no? Sa usa ka tao ang Ginoo, no? Kaya namang gitsi trabaho nga magngalan siya to ang mga mananap, no? Pero gitagaan niya kauban nga kung otro magngalan, duha na sila, no? Magsabot-sabot na sila, no? Pero di pag-idihaw, apag-idihaw nagtapos, no? Kaya kung naasya kauban, niya tanan adlaw siya magtrabaho kapuyon siya, no? Gihatag pag diha sa Ginoo ang adlaw nga ipapahulay, no? Nga makapahulay siya hunong na di na ka magngalan-ngalan, no? Sa adlaw ipapahulay kay mapokus na gika sa Ginoo, no? So para gilong tanan na sa ato ano nga mga kaayuhan, no? Na ay makatabang na pagi kanang balansi ang ato ang time nga natay adlaw nga makapahulay ta, no? Para gud nang gitagaan ta kada gabi nga makapahulay ta, no? Ato na no tanan adlaw makapahulay ang atong lawas, no? Pero napag siya adlaw, no? Isa ka adlaw nga ang Ginoo gyud ang gahatag nga example nga makapahulay sa Ginoo kana, no? Mga diita nato na siya ika kuno si tawo kana, no? Kawang, no? Nga gitagaan tagpahulay nga sa kaadlaw sa Ginoo, no? Pero naalagay mga inana, gahikulo tagaan tagpahulay sa Ginoo nga tag sa kaadlaw sa gabi atong adlaw nga para makapahulay ta. Maglapas-lapas kita, kita mga tulog, no? Kung malipason ta kita kada adlaw sa atong adlaw nga naatay kapahulayan, unsaon pag ginato pag kanang toman yan ang isa kaadlaw nga gihatag nga adlaw papahulay sa ato sa Ginoo, no? Diba, apil gina siya, no? Nga atong pagkatanaon ang ka dirigit siya katanaon sa pabor sa katao, no? Diba? Mao nga ato gisundon ang Ginoo kay kamaugit siya, no? Mupaigo sa ato, ah. Last nga pangutan na dwell more on the theme of one place. Balik to aning one place, no? How does it help us better understand the sanctity of the marriage and the marriage couple must be everything possible? Protect the sanctity. O mana siya ang one place, no? Dito ka na ang sanctity, no? Sa kanang pagkahuna-huna sa Ginoo ni ana kang Adan, no? Kulang maning isa ra ni katao diri, ano? Mao to nga iyang gipakatulog, iyang gikuha nga sa bukog, no? Gikan sa bukog sa tao ang kanang pagitao, no? Nga babae, one place kay connect na siya, no? Sa Ginoo or sa tao, no? Kagusok, matipan, no? Mangita ko ng kagusok, no? Kay one place, no? Gikan sa tao, mananaagi pagka santiti, no? Gikuan niya dito, nga, mubiya ko, no? No? Mana siya para mudaghan muagi sa pag-isa, kuya pud, pagdaghan muagi sa pag-isa, no? One place matunggi ko dito nga multiply, no? Gikon nga multiply
Basta trust the process sa Ginoo, no? Na ay pagkasantitigay mao po na iyang proseso, no? Di man kamudaghan kung dili mo agi ni anang pag-isa, no? Mangita kag kaisa para mudaghan, no? Og apil na niya nga gibasbasan nga multiply the word, no? So na di ang pagkasantitigay kung mapalo ni mo, no? Multiply the word, og mo na siya nga proseso katong ka one place nimo og ang Ginoo pag yod, no, sa charge doble gino relationship sa imuha inana kanang opposite kibali, no, nga 6 unya na pag kay ka one place sa charge, no, kay gipangita ina sa Ginoo, no, nga a Christian charge and Christ, no, Christ and charge na di ang pagka santiti, no? So diha kita na nga sipong sa atong pagtuon sa ato ang lesson 10, no, nga husband, no, husband and wives together at the cross. So lago na kita tack up, no, sa ato ang pagpanalong nining Bible study on a lesson, a study on the words marathon lesson 2023 communion with God, I will gospel sa edition nato nga 7 part conceptuality edition inyong gipang sundan, no, nga ato ang mga gimpang gamit kibali katong application og ang mga hard copy nato nga lesson og magatack up na kita sa atong pagtuon ini nga simana. Ato pagkatakupan pinaagis pag-ampo, no, ang naasa private nga priest kung magayin mo siya paglohod-lohod na nasa kawas minuto kung mga pagkita. Magayin nga na itong mga scriptures and prayers and prayer Paul, magayin kita sa pag-ampo sa itong pagtapos. O magbiliksyon kita. Magkita, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth, as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our day. Pasi forgive our day to our Sunday, does not. Empty temptation, but the rest of my belt for thine kingdom and the power and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make shine upon you all the gracious to you. The Lord will continue to support you and give you peace now and forever. Amen. Dahil salamat, pagminaw po sa inyo nito turmanon, kung wala nung sayang pulong, sa patagadaw, sa mga bii, makukinin niyo ba, sa inyo reason. Study on the word, sa Marathon Lesson 23, commune with God, I will gasp you sa edition natin nga 7 part. Dito ko tala yun, uy, sugat na kinino. Kanang oh sugat sa third quarter o fourth quarter kay dito man tama fourth quarter sa 30, no, pero dili pa gihapon kita katapusan pa kita sa ato ang third quarter nga bulan ang September, no, mura isang katapusan nga bulan sa third quarter pero mura po siya sinugdanan sa fourth quarter, no, kay nganong na sinugdanan pareha man lagi nag-adlaw sa December, no, ang September o December, no, so maga padayon kita sa pagtuon, no, sa sunod na pod semana hantod sunigay ng Diyos malagay maidlas na ang dalaygon ang Diyos.